Sa likod ng mga nagtataasang bundok na ito, ay mayroon pang mga naninirahan na hindi pa nararating ng ibang tao. Kung kaya't kami ay nagpasya na magtungo sa lugar na ito. Pero bago namin sila napuntahan, ay mayroon muna kaming pinuntahang isang lugar na mayroong isang lalaki. Nakakaiba ang itsura ng kanyang mga paa. Ganon din ang kanyang mga kamay. Para itong sipit ng alimango, tatalwa ang mga daliri sa paa at ilan lamang sa kanyang mga kamay. Hindi siya makahawak ng matagalan. Bakit nga kaya siya nagkaganito? Normal naman siyang maglakad. Subalit may kakaiba pa daw itong katangian na kayang magpaulan. Pero bago namin narating ang kanilang lugar, dumaan muna kami sa mga ilog at bundok na munti ko na ikapahamak. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayon, maglalakbay na naman po kami dito sa gubat. Kasama ko si Peter Paul, si Kuya Eli. At may pupuntahan po kaming pamilya nakatira doon sa Umayam River. So, medyo malayo ang lalakarin. Isang oras? Isang oras. Okay, isang oras daw po ang aming lalakbayin bago namin marating yung lugar na yan. Mga katutubo pa rin po ito. Kaya, naglalakbay kami ngayon ng may lakas. Malayo pa ang aming lalakarin. Kaya't nagsimula na kaming maglakad upang hindi kami abuti ng hapon. Hindi may iwasan na masasaktan ka sa daan. Pero kailangan mo pa rin magtuloy upang magawa namin ang aming misyon ngayong araw. Kunting kaalaman po mga kababayan, ito, ang tawag nito sa Tagalog ay pungapong. Ito po ay nakakain. Ayan, itong halaman na ito. Kinakain po yan. Kukunin mo to, pwede mo siyang igulay. Igata, or parailaw uy, mga ganyan pong luto. Masarap po ito. Mga nagtataasang puno ang iyong makikita sa bundok na ito at mga nakakaaliw na mga huni ng ibon na sapat upang hindi ako mainip at mapagod sa aming paglalakbay. Tingnan niyo po mga kababayan, yung puno, napakalaki. Siguro ay mga nasa sa centennial na siguro siya, ilang years, 1,000 taon. Tabi-tabi.
Medyo pababa. Ayan. Tinan nyo itong mga kababayan. Hindi ko alam kung kinakain po ito. I-comment nyo na lang. Ang dami. At sa di ko inaasahang pangyayari, munti ka na akong mapahamak. Mabuti na lamang at nakakapit ako sa puno at bagin. Basta. Okay lang naman ako, mga kababayan. At sa pagod, kailangan naming mag-refresh. Naghilamos kami ng tubig sa ilog. Hindi ko rin maalis sa isip ko ang kaba kanina. Paano kung napahamak ako? Mabuti na lamang at palagi kaming ginagabayan ng Diyos sa aming paglalakbay. Pero kailangan pa rin mag-ingat palagi. Pagaman malayo, excited pa rin akong makita ang mga taong darat na namin sa lugar ng Umayam River. Hindi maiwasang hindi mapagod, kaya kahit konting pahinga ay gagawin namin.
tayo, pre. Okay. Mga 30 minutes na po kami naglalakad, pero another 30 minutes pa, hindi pa po kami nakarating. So ayun na si Paul sa baba, ayun na kami ni Kuya Ellie, nandito pa sa taas. Akyat baba, akyat taas baba. Okay, kaya natin. Kaya mo, sis? Go, push. Kaya. Kaya. Relaxing naman po ang paglalakad kasi malilim at saka yung mga puno po. Relaxing. Relaxing. Makakalipas po ang isang oras, 1 hour and 15 minutes ay malapit na kami doon sa mga nakatira dito sa Umayam River na mga katutubo po, no, na nakatira dito sa bundok. Para sa akin, napakaganda ng lugar po nila. Forest, virgin po yung mga puno, virgin forest, napakalalaki ng mga puno, yung tubig na napakalinis. Pero hindi namin alam kung yung lugar na dadat na namin ay kamusta kaya ang kanilang pamumuhay dito. Ito ng mga kababayan, yung kanilang ano, yung kanilang bahay. Ito po, mayroon po tayong bahay na nakita na isa, dalawa, tatlo, at natin na nga namin. Tara, ang Umayam River na kung saan may apat na pamilyang naninirahan sa gilid ng ilog. Ang mga tao rito ay simpleng namumuhay, katulad ng ilan, mga kamote rin ang kanilang pagkain dito. So mga kababayan, at narating na nga po natin ito. Ito po yung isa sa mga pupuntahan namin, mga kababayan. Itong nakatira dito na mayroon po siyang kakaibang mga kamay at paa. Hello. Magandang araw. Okay. Pwede po ba kaming makituloy? Pwede? Sige po. Kamusta po kayo? Okay. Pwede po ako saka? Oh, pwede. Okay, sige. Okay. Ako po si Paul. My name is Paul. Si Kuya Ellie. Okay, ano sa ngalan mo, Nay? Si Lorenza. Lorenza, si Kuya? Giovanni. Ha? Giovanni. Giovanni. Okay, kamusta po kayo? Walang mahimo? Okay. Kumain na ba kayo? Nakakain na nito ang kamote. Kamote? Ah, ito rin po ang pagkain nyo, kamote? Mm-hmm. Ah, okay.
Busog na kayo? Busog? Busog na. Okay. Si Kuya. Kumusta Kuya Giovanni? Kain. Ha? Kumusta daw? Okay lang. Mga kababayan, ito po yung sinasabi namin sa inyo na mayroon po siyang kakaibang mga kamay at paa. Okay, pakita mo nga kuya. Kana. Okay, ganito mo nga, ganito, ganyan. Ayan, sige. Okay. Ang kanya pong kamay, mga kababayan, ay wala po siyang, ang daliri niya, kumbaga sa atin lima sa kanya, magkakasama na ang kanyang dalawa. Iganan mo nga kuya, kana. Nagaganto? Kapikas. Mura niya mga kapuan. Pero kani siya, di siya kapuan. Di siya kung. Yung paa, patingin ang paa. Kamot. Ah, ganun din siya, oh. Sige, hakpang ni mo dito. Okay. Pagkasilang niya, ganyan na siya. Nakapag-skwela si Kuya Giovanni? Wala. Wala? Nakakuan, pero ano, grade 1. Grade 1? Oo. May asawa na? Ako niyang. Kuya. Ay, ikaw ang asawa? Ah! Okay, akala ko nanay mo. Sorry. Okay. Ilang edad mo na eh? Ako na, 46. 46, si Kuya? May asawa ka sa una? Oo. Oh. Namatay. Ah, namatay po. Kaya nag-asawa po kayo. May anak na kayo? Tulo. May estudyante dito sa... Ah, may estudyante yung nag-aaral. Sa kapamisan ka lang po. At dito rin ako itatapan sa kapamisan kayo. Wala na yung mahimok namin. Ah, may pinag-aaral niyo doon sa kabilang ano? Oo. Oh, mabuti at nag-aaral. So kayo dito na lang tumira? Oo. Okay, akala ko nanay niya kasi magkamukha sila, ano? Yan ang panaling kamot ang aming pagkaan. Oo. Siya magpunta din. Ah, siya nagtatrabaho? Oo. Ako rin magkuan. Magkain sa aming pagkaan. Kaya di man siya kakuan. Okay. Siya kagunit ko. Sundan. Kagunit aning kuan niya, pero dali lang mabuhi eh. Oo, kasi hindi siya gaanong... Okay. Ang kanyang asawang babae daw ang naghahanap buhay para sa kanila dahil sa kanyang sitwasyon. Hindi ito makahawak ng matagal sa mga bagay. Kung kaya't sa pagbubukid, ang kanyang misis ang gumagawa nito. Naiintindihan naman daw ito ng asawa dahil naaawa ito sa kanya. Pati nga ang kanilang tahanan ay siya na ang gumawa. Magkuan kayag, sir. Ako ay magbuno. Ikaw lang gumagawa ng inyong bahay. Ako na, magpanday. Ang galing mo, ha? Hindi man ako ipakuan kayo. Hindi man siya katulit. Okay. Nakakatuwa, no? Kahit ganito yung asawa niya, tinanggap mo. Oo. Mahal mo siya. Oo. Gaano mo siya kamahal? Ang sadani mo ka mahal si Giovanni. Mahal gyud na anak ko ay gasag din siya ka gumit og di siya ka trabaho, mahal gyapon nako. Ay ang yang kuan mo ay akong kaloyan di siya ka gunit. Wala mo kuan kada katong yang mga kuan manghud nga duha didto. Dito sa sulod sa kuan katong ang kuan duha. Mo'y nga kuan sa ilaha og mahatag-hatag sa amo og pagkaon. Ah, okay. Tinutulungan kayo ng mga kapatid. Okay. Siya makakuan. Siya mahatag sa amin. Tapos dito na kayo natutulog. Oo. Ano po ang una ninyo? Wala kayo? Ang mga sanina? Gamay lang. Gamay lang? Oo. Okay. Okay, sige. Ito, bigyan ko muna kayo nito. Galing kay Tita Inday Eric. Yung mga dilata, marami pong salamat.
pinaghati-hati kasi namin, madami po kami nabibigyan. Maraming salamat si Tita and the Eric. May mga dilata po dyan at ano. Okay, meron po ba kayong pera? Wala. Wala? Okay, sige. Meron ako ibibigay sa inyong tulong para kahit paano po ay magkaroon kayo nito. Magte-thank you lang muna ako sa ating sponsor. Sabi nila po ay ibigay natin sa mga taong nangangailangan ng tulong, no? Okay. Marami pong salamat kay Sir Adonis Mariano Maniques. Nagpadala po siya ng 2,000. At kay Mama Ricor Ibora, 2,200. Maraming pong salamat. Okay. So, bali ito ay 4,200. So, gagawin na natin ito 5,000. 2, 3, 4, 5. Tatanungin lang natin kung kabalo sila. Kabalo mo pila? Pila? Okay. Wala pong tayong problema. Alam nila yung pera. 1, 2, 3, 4, 5,000. Sige po. Ha? Sa kanya mo pinatatago? Bakit? May pera na ihatag sa akin. Siya yung hatag sa akin. Pagpalit ko, nakaon. Siya rin ako ko anon. Ah, siya ang pinaghahawak mo? Siguro ako magpalit na ako. Kung siya mo hatag sa ako, ipapalit mo rin akong kuhaon. Ang lalaki ang naghahawak? Okay, okay naman yun. Kung siya ang naghahawak, walang problema. No? Ay, mag-siyay mo kuan kay di man siya, di man siya dalit mahurot kay siya may magbansit siya. Matipid si kuya. Oh, very good. At least eh, na itatago niya ang pera. No? Magagamit niyo po ng tama. Okay, marami pong salamat ulit kay Sir Adonis Mariano Maniques. At kay Ma'am Maricor Ibora, maraming pong salamat sa inyo. Thank you so much po sa inyong napakabuting loob. Maraming pong salamat. Kung makakuan niya siya, may akong plano, kuan kayo na anak po ita, kuan sa pagkabas na mo. Okay, maganda po. Okay, yung 5,000 gagawin ninyo. Ayun, sige. Okay, para hindi kayo nakatira dito sa Sapa, malayo, pagamas nyo lang ng kahoy. Doon kaila Russell malapit. Pag-agabas kayo, okay, paggawa kayo ng balay. Hindi kami nabahala sa mga yero na kailangan nyo, ha? Sige, salamat siya. Kasi malayo po talaga ito sobra. Dire pa nato ikuan siya. Base ganaan pamumuan hidil ni kuan. Layo pa rin no. Layo. Disid aning dalan. May pagdib to na lang sa kuan. Sintro. Kaya na anami ika kuan ng balay. Okay, sige. Salamat. Maganda po yung naisip nyo para may pampagabas kayo ng kahoy. Makakapagpatayo kayo ng mas maayos na bahay. Kami na po ang bahala sa mga yero at or sin or dingding, ha? Okay. Sige. So, ano pong hanap buhay? Nagtatanim lang? Kung ano, sa kung ano, tira mo itanim. Kung ano, mais po, gamay. Okay. Maungan yun. Kung ano, akuray magkuan sa kung ano, tanan o mais. Na ako ni manggut ko may mga kwarta nga iinag daw di magkuan ako sa mga kanang igagal na ako nga magpatabang kong galas para na kuan ni na katanong ni mais ni kamuti okay at saka pa ah kanang ginaaway ba daw ka ginasungog kanang kamut UTL. Ginasungog ba daw ka? Wala. Ah, wala. At least hindi siya na apektuhan sa ganun. Pero sa sarili mo,
Nung lumalaki ka, nagtatanong ka bakit ganito ang aking mga kamay at paa. Naaba daw kay time nga mangtana ka sa imuhang kaugalingon nga nganong ang ana imong kamot ug mga tiil? Naagod. Ay din naman sa ako ituan. Naagod. Ang iyang pagbaso sa kuan nga na daw nga naing ana siya. Nganong ing ana. Iko. Di man ako may bawon unsay kuan sa ato. Sa kuan raman siguro ang magkuan sa ato. Kanang Ginoo. Wala na yung magkuan sa ato. Ano sabi niya? Wala. Wala dapat daw sisihin. Kasi ang Diyos naman. Ang Diyos naman. O, tama naman. O, kasi kaya ako po na itanong. Kasi nga, kakaiba talaga yung nangyari sa kay Kuya. Kumbaga parang naging sipit na lang yung paa niya, tsaka yung kanyang kamay. So, dahil na ganito na yung nangyari sa kanya, hindi naman yan na ipapagamot at talagang sadyang ganyan. Kung naako'y ikakuan sa inyo, sir, kung naimagsunog sa ilaha, murag naimagkuan sa ilaha. Nang mo, insani ka nang mo laban. Abyan? Oo, naimu laban na kuan. Siya na'y masuko, ubunsay kuan. Kanang busog ug ulan ug kanang dalugdug. Ano yun? Parang may guardian daw siya. May guardian siya. Oo. May akong nagatian. Pag nagalit siya, oo. Lalakas ng ulan? May paniniwala sila na may nag-aalaga kay Giovanni. Minsan na daw nilang nasaksihan na sa tuwing magagalit ito at may kaaway, biglang bumubuhos ang malakas na ulan, gulo at kitlan. Kaya kailangan daw humingi ng tawad ng sino mang tao na nagkasala at nakagalit ni Giovanni. Ng ulan? Huwag ko nang dalagin. Lakas ko. Kidlat. Laha na makakuanag ko nang magsirin. Kung magsirin, lakas pa sa'yo. Kung may nang aasar sa iya, kung na manungog? Oo. Magkuan na sa iya, nga magpasay, pangayot pa sa'yo. Kailangan daw hihingi ng tawad. So may nagbabantay sa kanya? Oo. Ah, okay. Maganda, no? At yun lang po ay paniniwala nila. So, respeto po natin. Siya ba'y nakakapagsalita? Ka-istorya? Ma-istorya. Kung siya ka. Kung siya may istorya. Hindi siya nakakapag-istorya ng maayos? Kung ito, kasalan ko na tinuduan ng pangkos. Ang ino niya, sir, na dako daw ko nung pasalamat niya ako sa iyang kaugalian niya na kuan na daw daw ninyo. Natulungan? Oo nga, okay. Maunay lang. Sabi. Tahimik kasi si Kuya, hindi siya nagsasalita kung hindi mo tatanungin. At ganun lang, tahimik lang po siya. Okay, sige. At may pupuntahan kami yung kapatid daw po nito, nasa sa likod nito, para mapuntahan natin at matulungan po natin. Tara. Thank you, ha? Salamat po. Ha, takarating kami dito kahit napakalayo. Sige. At ako po ulit nagpapasalamat sa kanila. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat mga kababayan. God bless po sa inyo. Don't forget to like and share ng video. At para po marami po tayong mga kababayan na makakapanood at makakapaghatid ng magandang inspirasyon po sa kanila. Maraming pong salamat. God bless everyone. Bye-bye. Thank you.